Good day mga aprotambay. Welcome back nga pala sa ating channel. This is RoboCoins again, ang Stock Tambay. For this video, mag-chart review tayo ng Shiba Inu. Pero bago yan, remind ko lang na pag natapos mo tong video na to, please like and subscribe. Okay? Let's go! Okay mga aprotambay, kamusta? I-review natin ang chart ng Shiba Inu. Okay? Pasensya na, medyo na-late tayo. Kung naaga-agahan ko lang to, sana nagkaroon tayo ng idea. Late na natin to na-review mga protambay. First, nandito tayo sa one-day chart ng Shiba USDT mga protambay. No? Yung pinili ko yung 1,000 SHIB per USDT mga protambay. No? So ito na nga, nagkaroon ng tinatawag na symmetrical triangle. Okay? So, nalit lang ako sana. Noong isang araw, nakita ko na to, itong pattern na to, mga protambay. So, nagkaroon ng trend line na resistance at saka trend line na support. Next time, mga protambay, lalabas natin yung mga pag-aaral sa mga ganyang chart pattern. So, sayang kung nauna ko lang to ni-review noong isang araw is nabigyan ko kayo ng paalala na dito sa symmetrical triangle chart pattern na to is kung alin dyan ang magbe-breakout, nangyari, nag-breakout dito, going long. So, nag-breakout dito, going short mga aprotambay. At ito na nga, naka one day chart tayo. So, after ng 2 days at nandito tayo sa present mga aprotambay. So, na-breakout itong support trend mga aprotambay. Then, may confirmation. Nung na-breakout ang trend line is na-breakout yung isang support level. So, ito'y malaking confirmation. Itong bar na to na yan is selling pressure mga protambay or selling candle. Nagkaroon ng tinatawag na, anong tawag natin dyan mga protambay? Momentum candle. So meron na nga momentum candle, no? Lumabas, kitang kita. Then yung second candle na ito yung present natin ngayon, so tinamaan na niya yung next na support, kaya nagkaroon na siya ng bounce. So, meron tayong tinitingnan ngayon na resistance, then meron tayong tinitingnan na support, mga protambay. Check natin to. Okay? Yan ang pinakadulo ng resistance, then ito yung pinakadulo ng support, mga protambay. So, etong area na to, okay? Yung mga area na yan is support level. Dito naman is resistance level, mga protambay. Yung area na yan. So, ang tendency, ang mga mangyayari dyan is magkakaroon ng tinatawag na, mga protambay, side trend. So, magkakaroon ng side trend yan. Gaganyan, ganyan yan. Kung hihina ang selling pressure, mga protambay, no? Kung hihina ang selling pressure at magkakaroon ng balance, andyan pa rin yung mga buyers, is magkakaroon ng side trend. Gagalaw yan dito sa resistance and support level, mga protambay. So, i-zoom in ko pa mga protambay. Yan na nga. So, ano ba dapat ngayon? Pwede ba mag-buy mga protambay? It's up to you mga protambay. Pero malamang na malamang continuous yan. Continuous pa yan na bababa kasi mayroon tinatawag na momentum bar ng one day. At napakalaki na itong momentum bar na to. Iko-compare natin tong candle na to sa mga nagdaang candle mga aprotambay, no? Itong fast 3 candle na to is malaki talaga to, powerful tong na to. Powerful tong bar na to. So, i-confirm nga natin, check natin sa 4 hours. Kape-kape mga aprotambay, kape-kape tayo. Good morning, good morning. So, popost ko lang, grabe ang lag. Okay, andito tayo ngayon sa 4 hours candle mga aprotambay. Bawat candle is nagre-represent ng 4 hours. Ito yung symmetrical triangle. So, nagkaroon ng breakout. Then, confirm. Nagkaroon ng breakout dito sa support, no? Mga aprotambay. Ito ang tinatawag na momentum candle. So, kitang-kita na tumama siya sa support level kaya nagkaroon ng bounce. So, ang dating support, ito mga aprotambay, no? Ang dating support ngayon is resistance na. So, confirm. Nagkaroon ng bounce, mga aprotambay. Nung nabutas yung support, nagkaroon ng bounce. Then, tumama lang sa resistance, bumalik ulit. At yan is confirmation na is nagkaroon ng saktong-saktong resistance. Ang dating support, resistance na ngayon, mga aprotambay.
So, anong tendency dito? Ang tendency niya, mga pro-tambay, gaganon-ganon yan. Kasi ito is support level na to. Kapag nagkaroon pa ng isa pang solid na breakout dito, is malamang magtutuloy-tuloy na yan. So, pag antayin lang natin ma-breakout tong level na to, mga pro-tambay, no? Ang tendency, dyan papasok ngayon yung mga day trader. Iti-trade nila yan, yung mga titawag na bounce trade. Kada dating ng price dito sa support area, magbabay yan. Then, kada dating dito sa resistance area, magsisell. Kaya magkakaroon ng tinatawag na side trend. Gaganon-ganon yan, mga pro-tambay, no? Expect natin yan, pero kapag nabasag to, ibang usapan pa yon, mga pro-tambay, no? Ibang usapan. Dito kasi is nagpakita ng rejection, yung dalawang week na yan. Nagpakita ng rejection, ibig sabihin talaga, meron ditong support sa area na to, mga pro-tambay, no? Pero, di ba, ito yung tinatawag na, ano, itatawag na natin to na major resistance, mga pro-tambay. Kung consider natin to na major, then gumawa na siya ng tinatawag na, ito, minor resistance, mga pro-tambay. Okay? Yung dating support, resistance na ngayon. So, kung consider natin to as a minor resistance, then ito is major resistance, major support, mga pro-tambay. So, yun nga, balik natin sa one day. So, kung sakaling mabubutas to, tatama to sa susunod na support. So, mga pro-tambay, habang pababa ng pababa yung price, yung mga support level, patibay ng patibay yan, mga pro-tambay, no? Patibay ng patibay yan. So, hindi yan ganun kaagad-agad na babagsak. Kasi wala rin naman ako dito na ikita na, ano, na major dump. Wala naman tong major dump, mga pro-tambay. Hindi pa nagbebenta or hindi pa nagda-dump yung mga whales. So, relax lang tayo. Normal lang to sa SHIB. This is a normal chart pattern lang sa mga ganitong klase ng pagtitrade. Normal pa lang to. Wala pa dito yung dump, mga pro-tambay, no? Etong nangyari na to, hindi pa yan dump. Hindi pa yan. May mga nagbenta. Then, kasi, kaya may nagbenta, alam nila tong ano, symmetrical triangle na kapag nabutas yan, kailangan silang mag-short. Kaya may mga nag-short dyan sa level na yan, bumagsak. Then, may mga ibang trader na medyo big time din na alam nila na kapag nabasag yan, kailangan nila magbenta, no? So, alam nila yon, mga pro-tambay. So, trinay nila yan. Pag nagbenta din, magbabay ulit dito. Ganun lang yon. Wala pa naman dito yung dump. So, easy lang, mga pro-tambay. May mga holder ng SHIB. So, sa mga nagtatanong, pwede pa ba mag-buy dito sa SHIB? Pwede, mga pro-tambay. Mas mura nga, di ba? Compare mo naman dito sa price na to. Pwede, yung mga gustong pumasok, sige. Pero ako, wala rin naman akong SHIB. Ang gusto ko, bibili ako ng SHIB pag dito. Pagdating dito, mga pro-tambay. Pagdating sa price, na, sa area na to. Itong, ano na to, area. Pag pumasok pa dyan yung presyo, bili na ako ng SHIB. Pagpasok dito, mga pro-tambay, malakas ang support level dito. No? Malakas. Ngayon, pag itong support na to, nabasag pa, malamang, panic selling. Sigurado yung mga pro-tambay, magkakaroon ng panic selling. So, naikiramdaman pa ang mga investor or mga traders, yung mga holders, meron pa silang pairamdaman. Sa mga pro-tambay na bumili dito, magbebenta ba sila? Kung ang goal mo naman is long term, huwag ka magbenta, hold mo lang. Lagay mo sa staking, mga pro-tambay, para umita. No? Ganun lang, mga pro-tambay, walang magpapanik selling. Sa SHIB, walang magpapanik, mga pro-tambay. Normal lang yan, yung chart pattern na yan. So, ito nga pala, remind ko na rin. Nakikita nyo to, itong may mahabang week na yan. Ito yung chat, dito nag-chat si Elon Musk, no? So, why effect yung chat ni Elon Musk na wala raw siyang hawak na SHIB? Kasi tinanong siya, meron ka bang hawak na SHIB? Ang sagot niya, wala. So, dalawang ibig sabihin nun, mga pro-tambay. Una, kaya sinabi niyang wala, either ayaw niya siya SHIB, no? Kasi nga, meron siyang Dodge. Or, kaya niya sinabing wala, kasi bibili pa lang siya. So, pwede yun. Malay natin, bigla siyang bumili. Magpapump talaga to. So, ganun lang, mga pro-tambay. Ganyan lang ang ating chart analysis dito sa Shiba Inu. Maraming salamat po. Abang-abang lang tayo. Then, babantayan lang natin yung mga ganyang klase ng chart review. So, dahil sa umabot ka sa video na to, please like and subscribe. Then, sa mga pro-tambay natin na wala pang Binance account, sign up na po kayo sa aking description link. Meron doon referral link. Makakuha kayo ng 20% discount. Okay, mga pro-tambay, maraming salamat. Hanggang dito na lang itong video na to. This is RoboCoins again. Zayn out.